boss, kakauwi lang natin, kakarating lang natin. Masyadong busy kanina, kaya pagod na pagod tayo, ano. Pero may nag-message sa atin eh. Meron tayong taga-subaybay na nagtanong kung may EGR ba yung sasakyan niya or worried siya about EGR kasi meron siyang sinend sa akin picture na IM monitors. Kung alam nyo guys, yung IM monitors, yan yung inspection maintenance monitor. Yun yung actually nakapaloob dyan yung check engine light. So yung mga monitors na yun lang yung magkakos ng check engine light, okay, to turn on. Yung IM monitors na yun, yun ay ang mga emission devices na equipped ng ating sasakyan. Okay, yung PCM yung magmamonitor sa kanila kung pasado ba or fail. Kung nagfail ang isa sa mga yun, magkakaroon ng check engine light. Okay, so isa, dalawa, tatlo, kahit lahat. Pag nag-fail, kahit isa lang, mag-turn ang check engine light on natin. Okay, so kasi siguro nag-aalala siya sa mga napapanood niya, ano, kasi palaging may EGR cleaning, may barado ganito ganyan, intake manifold barado. Pero ang sinasabi ko sa inyo mga boss, mga sir, hindi po lahat ng sasakyan ay may EGR, ano. Gasoline lang tayo, ha, gasoline engines. So hindi lahat ng panggasoline ng sasakyan o makina ay may EGR. So huwag kayong magpalinis kung wala naman kayong EGR. Huwag kayong magpalinis ng EGR kung wala kayong EGR. Baka mamaya, linis mo yung EGR ko, dali nyo sa mekaniko. Tapos yung mekaniko, sige lang, baklas ng baklas, eh wala naman palang EGR yung sasakyan ninyo. Diba? So, i-share ko sa inyo kung paano malaman kung may EGR ba yung sasakyan ninyo. So, ayan mga boss, binuksan natin yung under the hood natin at ipapakita ko sa inyo yung way kung paano nyo figure out kung may EGR ba yung sasakyan nyo or yung makina nyo or wala. Gasoline engine tayo, ha, mga sir. So, mayroon dalawang ways to figure out kung may EGR ba kayo o wala. Ang unang-una, at kung meron pa kayo nito, ay makikita nyo dito yung sticker na yan. So ito yung tinatawag na yan, vehicle emission control information. So nandito nakapaloob kung ano yung mga emission devices na equip yung makina natin. Okay, madami actually information makukuha dito. Let's say yung engine type, yan, liter is 2.4 liter engine. Ito yung intake and exhaust, valve clearance, cold engine at cold. So pag nag-check kayo ng ang clearance, na andito naman na, diba? Required kasi to sa mga sasakyan dito sa US, di ko alam dyan sa Pilipinas, pero required to na merong mga ganitong sticker. Katagalan nawawala sa, syempre, luma na or something, nawawala na to, pero ito nga sa akin 2006 pa, pero meron pa rin, nandito pa rin siya. So okay, balik tayo doon sa tanong kung may EGR ba o wala. Tingnan natin dito. According to this, ito yung mga emission devices yung nasa, yan, yung tinuturo ko. Yan yung mga emission devices. So makikita natin ito, SFI, that means sequential fuel injection. So sunod-sunod yung sequential yung pag-inject ng fuel. AF sensor, airflow sensor, which is this one right here, mass airflow sensor. And itong WUTWC, this is actually warm up catalytic converter. So catalytic converter. And then oxygen sensor, yan ay oxygen sensor. These two, and meron doon sa baba. So oxygen sensor, and then another one is catalytic converter pa rin. Hindi ko lang alam kung kasi may catalytic na dito pero naulit to. So most likely yung isa dyan ay para sa NOx, at tapos yung isa ay para sa hydrocarbon and monoxide and the rest. Okay, kasi hindi isa yun eh. Yung NOx may separate siyang converter. And then ito ay meron ding EBAP system. So wala dito sa list na to na nakita nyo yung EGR. Kung may EGR yung sasakyan ninyo mga sir o yung makina ninyo, makikita nyo dito EGR system. Ayan,
May kita nyo yan dyan. Pero wala naman eh, di ba? So, itong makina natin ay hindi equipped ng EGR. At isa pang sticker na may kita natin, ano, hindi ko alam kung meron kayo nito, ay itong vacuum hose routing. Like I said, required to na nakadikit dito sa mga sasakyan dito sa US pag binenta nila. Ito yung routing ng vacuum hose. So as you guys can see, kung may EGR kayo, makikita rin dito kung vacuum type yung EGR ninyo. As you guys can see, wala naman dito, di ba? Kasi nga wala tayong EGR. So ang vacuum na ito ay para sa EVAP system lang. Which is gonna be this guy right here. Okay, so yan lang yung vacuum diagram na naandito. Alright, so yun yung one way, yung pinakamadali. Yung second way, tignan nyo lang yung exhaust manifolding nyo. Ayan, katulad nito sa akin, nasa harapan. Tignan nyo kung may tubo dyan na nakakabit na diretso sa isang valve. In this case, wala naman ako nakikita. So, kung may EGR kayo, meron dyang tubo na nakabit sa exhaust manifold. Kasi yun nga yung paggagalingan ng exhaust gas, EGR, exhaust gas recirculation. So, kailangan siyang nakatap sa exhaust system natin, di ba? So, tignan nyo kung may tubo kayong may kita from the exhaust. Tapos, papunta yan muna sa valve. Yung valve na yun ang magiging EGR valve. Okay? Yun yung magiging EGR valve. Tapos yung EGR valve na yun, may mga control. Tapos, yung kabilang dulo nun, papasok naman sa intake. Dito sa ano, intake manifold. So, kung wala kayong makita nun, ibig sabihin lang, wala kayong EGR. So, ganyan lang yung pinakamadali. Ano, sir? Huwag kayong pupunta sa mekaniko at magpapalinis kayo ng EGR kung wala naman kayong EGR. Baka, ginugulangan lang kayo nyan. Okay? Tingnan nyo to kung meron kayo na ito. Tsaka tingnan nyo yung inspect nyo yung exhaust manifold ninyo kung meron tubo papunta sa EGR valve. The reason bakit walang EGR yung mga ibang sasakyan o ibang makina is because of variable valve timing. Okay? Dito na nagkakaroon ng yung function ng EGR ay pwede nang gawin with the variable valve na lang. Okay? Meron din naman mga sasakyan na with variable pero meron pa rin EGR. Okay? Meron ding mga ganun, di ba? In this case lang, kasama na sa PCM programming na wala nang EGR, dito na lang gagawin yung function ng EGR sa variable valve timing. Okay? So, ayan mga sir, no? Diyan na nagtatapos ang ating DIY for today. Kung may tanong pa kayo, just hit me up. And if you haven't, please like and subscribe. And I'll see you guys next time. So mga boss, meron palang isa pang way para ma-figure out ninyo kung may EGR ba kayo or wala. Yun nga pala yung sinin sa atin nung nagtanong using a scanner. Okay? Kung may scanner kayo, yun yung isa pang way na ma-figure out nyo kung may EGR ba yung sasakyan nyo or wala. Kahit yung mga basic scanner lang. You know? Just go through the, I think, depende ito kung saan nyo makikita yung function na to, pero ang tawag dyan is IM monitor. Okay, hanapin nyo lang yun sa scanner ninyo at makikita nyo doon kung equipped ba yung sasakyan nyo ng EGR or hindi at kung ano-ano pang device. Okay, so hindi lahat ng sasakyan may EGR, hindi rin lahat ng sasakyan may iisa, pare-pareho yung emission device. Alright? Ano pa? Eh, mas maganda pala yun, ano, kung may scanner kayo. Kasi nga, hindi na kayo magbubukas ng hood, hindi na kayo titingin ng sticker, hindi na kayo mag-inspect.
yung sa scanner nyo na lang hanapin. Pero kung wala, then you do the first and the second na away. Yung pag-inspect, tsaka yung pagtingin doon sa sticker. Kung may sticker pa kayo, then use the sticker. Mas madali. Kung wala na kayong sticker, at wala kayong scan tool, then you inspect. Alright? So, yun yung way. So, yun lang mga sir, no? I hope you guys learn.